Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, February 9, 2022. Ang umiirang nga po ngayon sa ating bansa, yung ating Northeast Monsoon at itong Easterlies. At ayon naman po no, sa ating advanced weather forecast, meron nga po tayong isang posibleng unang bagyo na may posibilidad na pumasok sa ating bansa dito po sa may eastern section ng Mindanao. So sa ngayon po muna, check muna natin yung mga makakapekto sa ating bansa. Umiiralim nga po yung ating shear line dito po sa may parte ng extreme northern Luzon. So mararanasan nga po yung posibleng mga pag-ulan dito po sa Batanes and Cagayan, including Babuyan Island. At makikita naman po natin ano, na dito nga sa may parte naman ng Ilocos provinces, Apayao, Abra and Kalinga, ito naman po ay yung ating northeast monsoon. So makakaranas po no, yung Metro Manila naman ng Easterlies. So maalinsang ang panahon ang posible nating maranasan dito nga po sa may Metro Manila. At dito naman sa may parte ng Visayas and Bicol Region hanggang Mindanao, ang umiiral po sa atin dyan yung Easterlies. So kung mapapansin nga po natin, yung Easterlies ay yung mainit na hangin ang gagaling sa Dagat Pasipiko. Check natin dito sa ating satellite image kung saan nga makikita natin na itong Easterlies ay nakaka-apekto dito po sa malaking bahagi ng Mindanao. May mga posibilidad po na pag-ulan dito po sa may parte ng Cagayan de Oro, sa may Davao, dito po sa may Bislig, sa may Surigao, makakaranas din po tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At maging dito po sa may Sambuanga, makakaranas tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Visayas, makakaranas din po tayo dyan ng mga pulupulong pag-ulan dahil nga po sa ating Easterlies. Asahan na po natin yung malinsangang panahon ngayong araw. Dito naman po sa may Bicol Region, hindi naman po natin nakikita na may mga malalakas na pag-ulan. Magiging maganda po ang lagay ng panahon, maging dito po sa may Mindoro. At dito nga po no, sa may Metro Manila, ito nga mapapansin natin, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon at malamig na panahon naman ang ating inaasahan dito po sa may parte ng Northern Luzon. Sa Palawan naman po, wala rin po tayong inaasahan na mga sama ng panahon na posibleng magpaulan ng malakas dito sa may Puerto Princesa, Palawan. Check naman natin yung ating advanced weather forecast kung saan nga no, na may posibleng sama ng panahon tayong nakikita. So pagdating nga po ng February 10, tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan ng Mindanao at ang Visayas area. At pagdating naman po ng February 11, tuloy-tuloy pa rin po yung ating northeast monsoon at yung ating shear line. At pagdating po ng February 12, nakikita po natin na dire-diretso po makakaranas ng pag-ulan sa may Mindanao, Visayas at Palawan. At pagdating naman po ng February 13, makakaranas pa rin po ng pag-ulan itong Visayas, Mindanao, sa may Bicol Region, maging dito po sa may Mindoro Province, at dito po sa eastern section po ng Luzon, southern Luzon, at maging dito po sa Palawan. So pagdating po ng February 14, araw ng mga puso, magiging maganda po ang lagay ng panahon, maliban nga lang po dito sa may Mindanao na may mga posibilidad na pag-ulan. At pagdating naman ng February 15, makikita nga po natin, meron na po tayo napapansin mga cloud cluster dito po sa labas ng ating bansa, or rather possible low pressure area na po siya. At pagdating po ng February 16, makikita na nga po natin dito na natuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan sa may Luzon area, dahil po sa shear line, at maging dito po sa may Mindanao ay makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. By February 17, makikita nga po natin yung low pressure area na po dito sa labas ng ating banta, ng bansa, rather, ay dito nga po yan sa may eastern section ng Mindanao. At pagdating naman ng February 18, makikita natin no, yung
yung pinaka sentro na itong low pressure area ay andito nga po sa may eastern section ng Mindanao. Sa ngayon nga po, kung mapapansin natin, no, itong posibleng sama ng panahon na unang posibleng mahinang bagyo na papasok sa ating bansa. Dahil may posibilidad nga po dito magkaroon ng landfall scenario sa may parte ng Mindanao. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data para po dito sa ating minumonitor na posibleng sama ng panahon. Manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa mga posibilidad na pagbabago na nakita natin ngayon dito sa ating advanced weather forecast. Again, inuulit po natin, ang ating advanced weather forecast po ay possible scenario pa lamang po at dahil malayo po yung range ng ating advanced weather forecast, marami pa po tayong posibilidad na pagbabago na makikita sa mga susunod na oras at araw. Maraming salamat po, mag-iingat tayo palagi, God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remit of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.